Asa na ang tapang nyong mga Chinese? Pag Pilipinas ang kalaban nyo, ang yayabang nyo. Ngayong nasa West Philippine Sea ang Navy warship at bomber aircraft ng US, nagtatakbuhan kayo. Ilang linggo na nga noong may nabalitaan tayong China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ngayon, kahit isa wala. Takot kasi ang Chinese Foreign Ministry baka raw magpang-abot ng gera. Ayon sa tagpagsalita ng mga Chinese, inatras raw nila ang kanilang barko para di na uminit ang tensyong pinapalala ng Pilipinas. Muli, nakikiusap ang China sa Pilipinas na makipag-usap na raw tayo sa kanila. At itigil na ni Pangulong Marcos ang panghikayat ng foreign power sa West Philippine Sea. Ginundi na rin ni Spokes Wang ang paglipad kahapon ng US Indo-Pacific Command. Ikinagalit rin ng China ang pagpapasabog ng missile ng USS Higgins. Sa post na ibinalita ng US Indo-PACOM, nagsagawa ng missile exercises ang US warship sa South China Sea. Dalawang missile ang pinakawalan sa dagat. Kaya pala gustong gusto ng China ang kausapin tayo. Nababahala na siguro sa kakayahan ng US pagdating sa digmaan. Pero nag-usap na tayo noon, di ba? Papaatrasin ang lahat ng barko nila sa loob ng Exclusive Economic Zone, pero anong nangyari? Wala, di ba? So ano ang gusto ng China ng klaseng pakikipag-usap? Philippines极力拉拢域外势力介入南海事务，为其侵权挑衅行径撑腰打气。菲方这种为一己之私、不惜破坏地区国家达成的共识的行为， 是导致南海局势扩大化的主要根源。我们再次敦促菲方尊重事实，遵守中菲之间达成的有关谅解，遵守南海各方行为宣言的规定，遵守中国和东盟国家达成的共识，尽快回到通过对话协商、妥善管控分歧的正确轨道上。 Bukas, nakatakdang maglayag ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Sea. Paniguradong iiyak ang China sa balitang ito. Sa official statement na inilabas ng Department of National Defense April 6, 2024, apat na bansa ang magsasagawa ng maritime cooperative activity papuntang South China Sea. Pagpapamukha sa China na walang puwang sa mundo ang mapangharas na aktibidad ng mga Chino. Nais ng maritime activity na panatilihing open o bukas ang Indo-Pacific region sa malayang paglalayag. For sure, andyan na naman ang puwersa ng mga Chinese. Pagpapakitang gilas na kala mo papalag talaga sila. Banat pa ni Defense Secretary Gibo, kung irerespeto ng Chinese Foreign Ministry ang West Philippine Sea, edi wala sanang problema ngayon. To respect the law of the sea, there should be no problem in holding joint patrols in internationally recognized sea lines of communication. That should be no problem, and it's no provocation whatsoever. Nais ng Defense Secretary palakasin hindi lang ang depensa ng Pilipinas, kundi ang pang-opensiba laban sa kalabang bansa. Ano sa tingin nyo? Puro na lang tayo depensa? Aba, dapat aatake rin tayo laban sa kalabang nasyon. Dito muling iginit ni Secretary Gibo na hindi tayo tuta ng Amerika. Nagiging matalino lang tayo para hindi tayo kawawa pag nagkagera. Tama naman, di ba? We partner with country X or Y in order to build up our own core strength is a question for the Philippines. Just like we do not question the build-up of not even defensive capabilities but offensive capabilities of other countries, they should not question ours. And they should not tie up our build-up of our capabilities to any question of whether it's Taiwan or whatnot. The Philippines is for the Philippines' own self and not a pawn of anybody else in the geopolitical battle that's raging within our area now. Sobrang kaabang-abang ang apat na bansang sabay-sabay maglalayag sa West Philippine Sea. Tignan natin ang tapang ng China ngayon. Kayo, anong masasabi nyo sa patuloy na suporta ng ibang bansa sa atin? Ikomento sa baba ang inyong salo.